ipapack natin yung mga gamit ni Hunter dahil nga bukas kukunin na siya ng bago niyang mommy. Oh, no! So samahan niyo ako sa pagpapack. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga kasama dun sa package ni Hunter. So una, itong kanyang jacket na may elephant. Sorry, umalog. Super cute nito. Sobrang fit to sa kanya. This is Carter's newborn. Blue siya. Super cute. Next is, meron akong hinanda dito na apat na onesie. Actually, bago yung dalawa dito. Binili ko talaga para sa kanya. Ito, itong Gerber's na dinosaur na blue na onesie. Another dinosaur, just one. By Carter's din to, alam ko. Newborn size din siya. Kasi, ang kasya kay Hunter, guys, is newborn to 1 month. 0 to 3. Medyo malaki yung 0 to 3 sa kanya. Pero, okay na din. Kaya, newborn lang yung lagi kong binibili. So, next is, ito yung nabili ko from SM. Ang size niya is, I think 0 to 3 to. Ayan siya. May baby elephant din. Super cute. And then, this one, blue rin siya na 1C, kasama din yun, same brand. So, meron siyang apat na 1C, isang jacket, gulo-gulo na. Tapos, itong sleeper na polar bear. Favorite na favorite ko siyang suot to, guys. Ayan siya. Favorite na favorite ko itong suot niya. Pagkalaba minsan, sinusuot ko na sa kanya agad. Dahil dito sa, ano niyo, cute. Next is, itong sleeper na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung wala na siyang butas. Parang cuddler. Cuddler ba? This is from Carter's also. OS. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng OS. Siguro, no size. Mayroon din siyang elephant. At itong pinaka-favorite ko na huni niya. This one. Ang ito, mayroon siyang raccoon. Tingin ko raccoon ito. Kung hindi ako nakakamali or fox. Super cute niya. Tapos yung hood niya, mayroon ears. Parang teddy bear. Also from Carter's for 6 months. Pero, kasyang-kasya to sa kanya. Medyo malaki pero carry na. Ganyan siya guys. Sobrang cute. Gustong-gusto kong suot niya yan. So, bibigyan ko rin yung bago niyang mommy ng dalawang bonnet. Ito yung lagi niyang suot. And this one. Parang animals din. May mga hippopotamus, dinosaur, crocodile. Yan. Sasama ko na yan. And, itong bib na to. Madumi na nga. Hindi ko maalis yung mancha. Pero, super cute din kasi siya kapag gamit itong bib na to. Kaya, isasama ko na rin. Tsaka, blue. So, kasi kay Hunter ay puro blue. Kaya, blue-blue lagi yung mga gamit niya. Next is this one. Yung lobby niya. Super cute din ito. Ang lambot. Miss, akin nakumot ko to sa kanya kasi kasi yung katawan niya dito. Ang cute lang, kaya sasama ko na rin to. And then, magbibigay ako ng dalawang passies. Itong passy na to, parang silicone passy. Parang props lang pag mapipicture yung bago niyang mommy. And susunod, itong passy na to. Magnetic siya, na color blue din. Sasama ko yan. And ang susunod ay tatlong socks. Ito. Ito yung una. Gray siya na merong parang ano ball, soccer ball ata to or football. Ayan, maliit lang siya guys. Hindi siya yung the size yung nabibili sa mall. Actually, pang newborn to. Kaya ganyan lang siya kaliit. Ayan siya. Ganyan, fold mong ganyan. Next is this one. Cute lang kasi meron siyang gray detail. Tapos parang may sintas. Parang classic shoes. Kaya gusto ko rin to sa kanya. Yung size niya again is for newborn. And then, another pair of socks na mukhang shoes. Ang cute lang kasi iwating ninyo. Tapos may blue detail. Magagamit ko ng bagong mami nito sa mga outfit niya. Kaya sinamahan ko tuloy ng white, gray, and blue na socks. At syempre, bibigyan natin yung mami niya ng sabon niya. So, this is from Simply. Moisturizing shampoo. Kahit wala siyang book, guys. Ito, wala na akong makita eh. Ito na lang. Pwede naman yun eh. Kasi ginagamit ko lang din naman sa katawan ng Hunter yan. Kasama sa package ni Hunter, guys, yung certificate na ginawa ko. Since ako yung nag-paint kay Hunter, gumawa lang ako ng parang adoption certificate para mas formal yung pag-transfer ko or
pagpapaampun ko kay Hunter. So, ang cute lang nung kanyang certificate. Yung theme niya, as usual, is yung elephant. Ayan, it's a boy. Reborn Adoption Certificate. So, yung mommy niya, ito guys, pinili niyang name is Baby Lucas. Painted by me. At ito yung bago niyang mommy, si Sis Rain Mendoza. Kasama ko rin siya sa Reborn Group, guys. Tapos, ayan, super cute lang. Sasama ko to dun sa box na gagawin ko for Hunter para may unboxing yung ating bagong mommy. And, nag-print din ako ng mga ganito. I-attach ko sa each item para lang cute. Feel na feel niya yung pag-baby shower natin sa kanya. Ayan, medyo madami. And, i-attach ko lang. And also, lalagyan ko siya ng ribbon, guys. Ito, papa ko siya with this ribbon. Blue rin. And with this one, ayan, oh my God. Ayan, ito. So, start na natin yung pagpapak dahil inaantok na ako. So, totoo lang. Kaya, start na natin. Sealed na to guys. Walang lumalabas dito or anything. Kasi super sealed na siya. So, may laman na rin siya para hindi na mahirapan yung bago ng mommy sa paggawa ng gatas niya. Meron akong ginagamit na gatas para hindi siya mapanis. So, ayan siya guys. Sasama natin siya dito sa ibibigay natin. Bali, ni-repaint ko siya, guys, kasi medyo natanggal yung mga paint niya dito sa lips. Ayan, ni-repaint ko siya ng konti. Pati yung katawan niya, mas dinamihan ko yung parang yung mga blushes niya para magmukha siyang totoo. Pati yung skin tone niya. Before kasi, yung skin tone niya, parang masyadong napaitim. Masyado siyang napaitim, kaya ngayon, sinakto ko lang. Ayan siya, guys. Lahat yan, na-repaint ko siya. Ito din. Ito yung fit niya. Pati kamay. Ito kasi mga siya naman pakitin. Tsaka yung kanyang head. Yung mukha niya, na-repaint ko ulit. Lalo na yung lips. Kasi yung lips, ewan ko, sa pacifier na ata talaga yun. Dahil yung pacifier niya, merong felt cloth sa
pinaka-magnet, siguro kapag nagagalaw, nakakaskas masyado yung lips niya. Kaya, nirepaint ko yung lips niya. Tapos, yung color na nilagay ko, medyo pininkishan ko para mukha talaga siyang baby na tulog. Di ba yung mga baby, parang pinkish lips pa. So, yan. Ngayon, dadamitan na natin si Hunter. Kasi mamaya, magkikita na kami ng bago niyang mommy. Para ready na siya mamit yung bago niyang mommy later. Ito guys, ito yung papasuot ko sa kanya kasi na-favorite ko to. Hindi ko siya sinama dun sa inano ko, binalot-balot ko kagabi. Dahil ito yung papasuot ko sa kanya ngayon. Nakabihis na siya. Super cute. Ayan. Medyo malaki tong slipper na to sa kanya. Pero okay lang kasi ang cute-cute niya dito. Tingnan nyo naman. Mukha siya talagang tulog. Tsaka, ayun. Ito siya. So, ang gagawin ko ngayon, ay, shit. Sanggot. Ito. Lalagyan natin ng diaper yung face ni Hunter para hindi siya masyadong mahagard sa biyahe. Tsaka para pagtingin ng nanay niya later, ma-surprise siya. Tsaka medyo, nakapinto nga lang sa mga kasabi. Pero hindi naman nag-chip off yung ano ko. Basta huwag lang masyadong gagalawin yung bago sa lips. Cover natin yung face niya para talagang surprise. Tapos ito guys, yung gagamitin kong blanket. Binili ko rin to para sa kanya. From Lovable Friends. Dito natin siya ibabalot guys. Hindi ko alam kung paano ko siya ibabalot dito eh. Pero sige, try ko na lang. Medyo maliit kasi yung blanket na to. Haba na masyado. Parang talaga ako magbabalot sa baby. Ito. Ayan, cover na siya. Lalagyan natin ng ribbon. Para hindi matagal yung pagkakabalot ko sa kanya. Siya guys. Set aside natin kasi i-ready ko na yung box. Buong siya lang yung kasya dito sa box. Para malambot yung higaan ni Hunter, lalagyan ko siya ng mga script paper. Ay, Japanese paper talaga. Mga paper. Para talagang yun na yung open na yung kasya. Kahit ibiyay ko siya later, hindi siya gaano mga Hunter. Higaan na natin siya. Sa box. Ito yung mga gamit niya guys. Inipon ko dito lahat. Ito na lahat guys yung mga gamit niya na ilalagay natin sa loob. So sana magkasya siya niyo dahil medyo madami rin po. Try ko talaga ng pagkasya.
guys, tapos na nating i-pack si Hunter. Later today, imi-meet ko yung mommy niya. Hindi ko na ma-i-film yung pagbibigay ko sa kanya or pagpapaampun ko kay Hunter dahil nahihiya nga daw siya. Sasagutin ko na lang yung mga possible questions nyo, like kung nagpipaint ba ako or nagtitinda ba ako ng mga dolls or what. So first, kung nagpipaint ako, actually hindi po talaga ako nagpipaint. Gaya ng sabi ko dun sa dati kong video, na yung una kong video nung in-endorse ko si Hunter at saka si Heather, hindi po talaga ako nagpipaint. Hindi ako nagpipaint sa mga canvas or what. Hindi ako marunong mag-color. Sadyang tinaray ko lang talaga na magpaint dahil gustong-gusto ko magkaroon ng isang doll. And it turns out na okay naman yung kinalabasan niya. So, si Hunter yung first kit ko. Ako, magpo-post ako sa group namin sa Reborn Reborn Baby Doll Philippines. Reborn Doll Baby Philippines. Hindi ko alam pangalan ng group ko. Basta Reborn Baby Doll Philippines. Ayun, magpo-post ako doon ng bago ko pang kit na ipipaint. Tapos gusto ko kasi na yung mga ipipaint ko na mga kits, yung mga ipapaampun ko, actually hindi ko siya iniisip as doll na ibebenta, but ipapaampun ko, gagawan ko rin sila ng unboxing kagaya nitong kay Hunter. Lahat ng ititinda ko na dolls dun sa group namin, gagawan ko sila ng unboxing kung paano ko ginawa yung kay Hunter. Ganun din, either babae or lalaki. Kaya kung interested kayo guys na bumili or mag-purchase or mag-adopt ng mga dolls na gagawin ko, sali kayo sa group namin, Reborn Baby Doll Philippines. Ayun, magpo-post po ako doon. Siguro 2 weeks from now or 3 weeks. Siguro 2 weeks, ganyan. Magpo-post ako doon. Tapos same unboxing kagaya nito. Hindi man same yung mga nasa loob dahil panlalaki po ito. Tsaka hindi na rin ako yata makakakuha ng iba't ibang items. Pero sure ako na magaganda yun, mga cute yun. Yung mga doll na gagawin ko, tinuturing ko as mine. Kaya syempre kung ano yung maganda sa paningin ko, yun din yung ilalagay ko dun sa loob ng box. So kung gusto nyo malaman yung prices, i-PM nyo na lang ako guys sa personal account ko. Or kahit dito na rin sa YouTube channel ko, nababasa ko naman yung mga message and comments nyo. Actually, yung comments, nagbabasa ako, nasagot talaga ako. So, mag-comment lang kayo kung gusto nyo rin guys ng born doll na kagaya nito na may unboxing. Hey, feeling good, like I should. You made it one more time.
maliit lang. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you on my next one. Bye.